So, eto na. Kahapon lang kung matatandaan nyo, ay may tinalakay nga tayo or natalakay natin ang possible NLEX import na papalit sa unang import or sa naunang import na si Mike Henry. So eto na, nagkatotoo na ang sinasabi ni Mr. Homer Sison nung nakaraan. At batay nga sa nakaalap nating impormasyon, sa pinakalatest ngayon, inaasahang dumating na sa bansa itong replacement import or NLEX import na si Dequan Jones. At ngayong Webes, susukatan na nga siya sa PBA office. So sa mga hindi nakakaalam, 6'8 nga po ang height nito sa NBA with shoes. So sana pag sinukat ito ng no shoes sa PBA, ito'y pumasok as 6'6 player sa requirements ng PBA Governor's Cup para sa mga import. So si Dequan Jones ay former NBA player ito. Bukod dyan, minsan na rin tong naging teammate ni Kiefer Ravena na ating kababayan na naglalaro sa Japan B-League para noon sa Shiga Lakes. So inaasahan na maglalaro itong si Dequan Jones sa next game nila kontra Ross. Kaya abangan natin kung ano ang mga susunod na magiging update patungkol rito. At mapunta naman tayo rito sa trade na inaasahang maganap. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Batay sa report ng spin.ph rito by Jerry Ramos, credit po. So iti-trade ng Phoenix JV Mokon patungong NLEX kapalit si Ato Ular and second round pick. So batay sa report, etong mangyayaring trade proposal ng magkabilang koponan ay inaantay na lamang ang approval from commissioner's office. So kumpirmado na may inaasahang possible na mangyayaring trade dahil sa FB page ng NLEX naglabas rin sila ng update about sa nasabing trade. So nakapaloob rito na nagpapasalamat sila kay Ato Ular kahit sa maikling panahon, nakapagbigay ito ng energy sa kanila, lalo na sa ensayo at laro nila. Wish nga ng NLEX na maging maganda yung journey na to nitong si Ato sa Phoenix. So kung matatandaan nyo, hindi ito yung talagang Ato Ular na nakita natin sa Blackwater noon. Dahil yung Ato Ular noon sobrang effective at laging gamit na gamit. Siguro kaya rin bumaba yung performance nito sa NLEX ay hindi na nga siya ganun kahaba ang naibibigay sa kanya ring playing time. At about naman dito kay JV Mokon, tulad ni Ato Ular, kung tuluyang ma-approve ang trade proposal na to, eto na ang kanilang pangatlong kupon ng pagseserbisyuhan dito sa PBA. At possible, Mokon will reunite with Robert Bolick na dati na rin niyang nakasama noon sa San Beda bilang teammate. At eto na nga po, kakapasok lang na balita, pahabo lang po, tuluyan na nga pong na-aprobahan ang trade na ito. Mismong NLEX na nga rin po ang nag-welcome dito kay JV Mokon. So natuloy na nga po yung trade.